Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. So right now po, sobrang lakas ng ulan. I hope hindi naririnig sa microphone natin. So yan, salamat po sa sponsor natin, si Ma'am Ave. Maraming salamat po. Pagpalain ka ng ating Panginoon at greetings po kay Governor E.R. Ejercito. I hope nanonood po kayo ngayong umaga. So, talakayin po natin yung Proverbs 16:33. Ito po ay parte ng ating series patungkol sa sovereignty of God. Yung Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Sa Proverbs po 16:33, makita po natin dito, the lot is cast into the lap. Ano po ito? Parang sa panahon natin ngayon, toss coin eh. May coin ba ako rito? Parang toss coin, inahagis yan. Tapos kung ano yung lumabas doon, tao o ibon. Eh, yung decision ng Diyos yun. Sabi dito, but it's every decision is from the Lord. Sa Tagalog po, ang pagsasapalaran ay hinahagis sa kandungan, ngunit mula sa Panginoon ang buong kapasyahan. Yung casting lot po kasi, ito ay maraming kaparaanan nito. Pwede yung mga sticks, o kaya pag kami minsan, no, kumakain kami sa labas, meron kaming french fries, o sino magbabayad nito? Yung french fries, pinagsasama-sama namin. No? Kung sino yung makakuha ng maliit, pinakamaliit na size, yun yung magbabayad. Yun yung halimbawa ng palabunutan, pagsasapalaran, or casting of lots. Now, during that time po, sa Bible kasi maraming casting of lots, eh, iba-ibang klase. Now, ina-apply ito sa templo. No? Bawa, magpapalabunutan or magkakaslat sila base sa ano yung mga duty nila sa templo. Sino mag-aalay ngayon ng ano, ng tupa? Sino maglilinis ng mga articles? Sino magwawalis sa bakawuran? Sinong gagawa ng mga duty sa temple? Nagkakaslat sila. Kapag dinidivide nila yung lupa or merong mga judgment na kailangan, minsan nagkakaslat din sila. Marami yan eh. Minsan nga sugal yan eh. Kagaya nung si Jesus Christ, nung pinako sa krus, yung mga Romanong sundalo, di ba? Kanino mapupunta yung damit ni Jesus? So, nagkaslat sila. Kumbaga, nagkarakrus sila doon. Minsan naman, ina-apply siya ng, ano, ng mga religious leaders natin sa yung mga apostol. Halimbawa dito, nung namatay si Judas, nagpakamatay siya, kailangan ng panibagong papalit na apostol para makompleto yung 12. Sabi dito, and they cast lots. And the lot fell to Matthias. So, he was added to the 11 apostles. Sa dalawang pagpipilian nila, si Matthias ba o si Joseph, ginawa nila, nagkaslat sila. Hindi natin alam kung ano exactly yung ginawa nila, pero may idea ako, no, kung ano yung ginawa nila. So, ito pong casting of lots, eh, para bang seemingly a game of chance, eh. Parang pagkakataon lang. Pero ang sinasabi po ng banal na kasulatan, kahit mag-flip ka ng coin o magpalabunutan kayo, yung decision niyan, e hawak ng Diyos. But it's every decision is from the Lord. Kaya yung teaching natin ngayong umaga, God does not play dice. Ito ay attributed kay Einstein, pero syempre hindi ko kayang i-explain yun. Quantum mechanics yun eh. So, God does not play dice. Ano ibig sabihin na ito? Yung Diyos po hindi naglalaro ng dice na hahagis ng Lord yung dice tapos hindi niya alam kung ano yung mangyayari. Para bang iniiwan niya sa game of chance na oy, anim yung lumabas. Oy, dalawa lumabas. Or isa lumabas. God does not play dice. Yung Diyos, kontrolado niya lahat. Kaya nga, pati pagtama sa loto, kontrolado niya eh. Kaya kung ang Diyos, tataya ng loto, tataya sa loto, sa buong mundo, lahat ng loto, lagi niyang mahihit yung jackpot. Not because he knows the future, but because he controls everything. Okay? Maraming mga views dyan. Sabi nung iba, alam kasi ng Diyos yung future. No, there's something more than that eh. Hindi lang alam ng Diyos yung future, kontrolado ng Diyos yung future. Kaya tingnan nyo po rito sa talata natin, no? Ang pagsasapalaran ay hinahagi sa kandungan. Sa parang seemingly sapalaran yun eh. Pero sabi rito, it's every decision. Mula sa Panginoon ang buong kapasyahan. Ibig sabihin, ang Diyos yung nagpapasya kung anong lalabas doon sa casting of lots. Pag naghagis ka ng coin, alam ng Diyos kung anong
bukod sa alam ng Diyos, kontrolado ng Diyos kung anong kalalabasan. So God does not play dice. Kung maalala niyo po ano sa Pilipinas, no, nagtabla yung ano sa Bukawi, sa Palawan din nangyari din to. Sa Bukawi nagtabla yung dalawang candidate sa pagka-mayor, si Jim Valerio at si Johnny Villanueva. Parehong silang may boto na 16,694. Tablan-tabla. Anong gagawin mo? So sa Pilipinas, pwede yung ano eh, toss coin. Nahagis yung ano, yung coin. Ngayon, kung ano yung lumabas dyan, let's say tao ibon or tao bangko, whatever, yun ay irerespeto ng kapwa kandidato. Bakit? Eh, yun yung ano, pinagkasunduan eh. Pero sa harapan ng Diyos, kung ano yung lumabas dyan, hindi yan chance. Pinagdesisyon na ng Diyos yan kung tao o ibon, tao o bangko. Kaya nung time na yon ang panalo si ano Mayor Johnny. Flip coin mayor nga minsan ang tawag. No? Siya yung panalo. So, that brings us to, ano, that leads us to point number two. God decides the result of every casting of lot. Ang Diyos po ang nagdedesisyon, kasi ang linaw po ng mga talata dito, yo, lahat ng desisyon galing sa Panginoon. Kahit pa seemingly flip coin yan, toss coin yan. Kaya lahat ng mga ano, lahat ng mga pinuno ng bayan, no, kahit si Governor E.R. Ejercito, eh pinagdesisyon na ng Diyos na maluklok sa pwesto. Kahit sino, kahit yung pinakamababuting mga politiko at mga hari, hanggang sa pinakamasasamang mga hari. Kaya sabi rito sa Daniel chapter 2 verse 21, yung Diyos natin, He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. Siya yung nag-aalis ng mga hari sa pwesto nila. Siya rin yung nagluluklok. Kahit si Hitler, kahit si Nero, kahit yung masasamang ano, diktador, niluluklok ng Diyos yun. Sila, ang Diyos din ang nag-aalis sa kanila. He removes kings and sets up kings. Kaya kahit si Nebuchadnezzar na hari ng panahon ni Daniel, napaka makapangyarihan. Probably wala na mas makapangyarihan pa kay Nebuchadnezzar sa kasaysayan ng lahat ng namuno sa tao, no, sa sangkatauhan. Pero yon, niluklok ng Diyos yon, inalis din ng Diyos, no? Hinambol din ng Diyos yung hari na yon. So God decides the result of every casting of lot. Kahit pa seemingly, no, toss coin yan, eh ang Diyos ang nagdedesisyon kung sinong kung anong resulta niyan, kung sino mamumuno sa buong mundo, kung anong kalalabasan ng lahat ng loto sa buong mundo, pinagdedesisyonan ng Diyos. Again, sabi dito, every decision is from the Lord. Pinagdesisyonan ng Diyos, hindi hinulaan ng Diyos, hindi lang alam ng Diyos ang mangyayari in the future, kundi pinagdedesisyonan niya. That's how God, that's how sovereign God is. Kaya yung point number 3 natin, God sovereignly controls all things. That's the whole point of Proverbs 16:33. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya pag na-aksidente ka, huwag mong isipin na ang Diyos nagulat na aksidente ka. Even your accident is happened under the sovereignty of God. May paniniwala kasi na yung Diyos nagugulat na aksidente ka. Uy, sorry, hindi ko alam. Parang na-caught off guard yung Diyos na hindi niya nalaman na hindi niya natansya yung takbo ng sasakyan mo at nagulat ang Diyos at magsasabi siya, sorry, hindi kita natulungan. Yung Diyos natin, He sovereignly controls all things. At marami pong implication yan sa ating buhay, buhay Kristiyano, no? Buhay natin sa Panginoon. Maraming impact yan sa atin. Now, let's go to the application. Do not tempt God. Instead, make decisions based on biblical principles. Now, may chance kasi na, okay, itotoss coin ko na lang to. Kasi sabi rito, every decision is from the Lord. Minsan, may gagawin tayong decision, totoss coin mo na lang. Mali po yun. Do not tempt God. Halimbawa, minsan kasi yung iba, tinatempt nila yung Diyos eh. Mamahalin ko ba yung asawa ko? Oo, eh hindi. Magtotoss coin. Pag hindi tao lumabas, sasabihin niya, oh, mali ka naman, Lord, eh. Di ba? You're tempting God.
Oh, obviously, you have to love your wife. You have to love your husband. Bakit? Kasi yun ay biblical principles. Pag gumagawa po tayo ng mga decisions based on biblical principles, hindi tayo nagtotoss coin, hindi tayo nagkakaslots, hindi tayo naglalaro ng dice. We should not tempt God. Now, sa Bible, ginagawa nila yun, nagkakaslots sila. But that's not tempting God. Ngayon, ayoko lang na may apply natin to sa maling kaparaanan na nagtotoss coin tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Mali yun. Mali ba na lang kung magbabayad lang naman ng bill sa dinner nyo, no? Nagpapalabunutan kayo ng french fries or mga sino maghuhugas ng pinggan, no? Okay lang yon. Pero pag mga decisions na consequential, hindi yan tinotoss coin. Pinag-aaralan yung mga prinsipyo ng Diyos at yun yung ina-apply natin sa mga decision natin sa buhay. So warning lang, no? Do not tempt God. Number two, well, another example of do not tempting God, ito yung punta ka sa sabong, sasapalaran mo yung, ano mo ron, yung kabuhayan mo, yung mga savings mo, sapalaran mo ron at sabi mo, bahala na yung Diyos sa akin. That's tempting God. Punta ka sa casino, tapos taya mo yung million-million savings ng asawa mo. That's tempting God. So, we should not tempt God, no? So, number two, live a godly life and accept God's will for your life. Napakalaga po nito eh. Mamuhay tayo ng may takot sa Diyos. Mamuhay tayo ng ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Now, kapag ginagawa natin yon, we live for the glory of God, hayaan natin ang Diyos ang magpala sa atin. Gusto mong umunlad sa buhay, live a godly life. Ano ba yung ibig sabihin ng godly life? Kasama na yun yung magsipag ka, gamitin mo yung mga talents and gifts sa'yo ng Diyos, kakayahan, leadership na binigay sa'yo ng Diyos, gamitin mo yan for the glory of God. That's part of living a godly life. Ngayon, kung pinapamuhay mo yung mga binigay sa'yo ng Diyos na kakayanan, normally, mag-uunlad ka sa buhay, magpa-prosper ka, magiging successful ka. Now, minsan, yung success na gusto natin, hindi yun yung gusto ng Diyos na success na binibigay niya sa atin. So, we need to accept God's will for our lives. Kumbaga, let's do our best. Let's live a godly life. Yung maka-Diyos na pumumuhay. Tapos hayaan natin yung Diyos ang magpala sa atin. Pero tanggapin natin kung ano yung ibibigay sa atin ng Diyos. So, let's accept God's will for our lives. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, let's say, kung maghirap tayo, kahit na naglilingkod tayo sa Panginoon, kahit na namumuhay tayo ng matuwid, pero naghirap pa rin tayo, tanda natin, God sovereignly controls all things. Yung desisyon na hindi tayo umunlad sa buhay, however you define it, kalooban ng Panginoon sa ating buhay yon. Kasi we're doing our part eh. Binibigay na natin yung best natin eh. Sinasabi natin, Lord, this is my best. Kayo na pong bahala sa akin. Ngayon, kung blessed ka ni Lord, praise the Lord. Kung yung blessing ng Lord sa iyo parang middle lang, pagpagsalamat mo po sa Panginoon, no? Accept God's will for your life because that happens under the sovereignty of God. Now, pangatlo po, be happy and contented in life knowing that God sovereignly controls all things. Kung yung coin nga, pag inihagis mo yung decision nun, ang Diyos ang nagde-decide eh. Ano pa kaya yung mga bagay na meron tayo? Ngayon, kung let's say single ka, 45 years old ka na, 50 ka na, single ka pa rin, be happy and contented. Yan ang binigay sa'yo ng Panginoon eh. Wala kang maligawan kasi pihigan ka. Wala ka rin sinasagot sa mga nanliligaw sa'yo kasi hindi mo type. Baka hindi talaga yung kalaban sa'yo pa. Be happy and contented. And by the way, sa isang meme nga sa Facebook, no, nakita ko na natatawa ako kasi ano ito, reality eh. Sabi rin sa meme, yung mga single ang nakikita, mga happy couples. Single ka, pag lagi mo nakikita sa social media, sa paligid mo, mga masasayang couples. Pero kapag ikaw naman ay married ka na, you're a happy couple, no? Ang nakikita mo naman, mga happy singles. Papasyal-pasyal kung saan nagpupunta. Ingit-ingit na ingit ka naman. So, the principle there is be happy and contented in life. Knowing that God sovereignly controls all things. Kung anong meron ka, anong binigay sa'yo ng Diyos, maging matuwa tayo at makontento sa buhay.
Because God sovereign controls all things. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Now, para po sa ating discussion, how should the sovereignty of God affect your joy and contentment in life? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Sovereign Lord, thank you for every good thing that I have now. I believe you sovereignly controls all things. Help me to live a godly life. Whatever happens, I will gladly accept your will in my life. Salamat po natin ito sa ating mga panalangin. At kung may natutunan po tayo sa devotion natin na ito, no, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.